isa ka rin ba sa nagtatanong kung anong ayuda ang matatanggap mo ngayong sa darating na ECQ o Enhanced Community Quarantine na ipatutupad dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng lugar dito sa Pilipinas? Nitong mga nakaraang lockdown, ang ating national government ay nagbigay ng iba't ibang ayuda para sa mga Pilipino na naapektuhan ng lockdown o ECQ sa kanilang mga lugar. Sa ilalim ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2 o mas kilala natin sa SAP o Social Amelioration Program. Ngayong August 1, nagsimula na ang ECQ o lockdown sa ibang parte ng lugar dito sa Pilipinas. At aasahan po natin sa August 6 hanggang August 20 ay magkakaroon din ng lockdown o enhanced community quarantine dito sa Metro Manila. Kaya naman, inatasan na ni Pangulong Duterte ang DBM o Department Budget of Management na maghanap na ng pondo para sa pamimigay na ayuda sa mga maaapektuhan ng enhanced community quarantine sa NCR at sa ibang parte ng lugar dito sa Pilipinas. Ang Kongreso naman ay naaprubahan na nila sa final reading o third reading ang Bayanihan 3 Bill at minamadali na nila ito na maipasa sa Senado upang mapag-aralan ang bill na ito ng mga senador at madali na ito maaprubahan. Kung madaling maipapasa ng Kongreso sa Senado at ang Senado naman kung madali nilang maaprubahan ang Bayanihan 3 Bill, ibibigay na nila ito kay Pangulong Duterte upang gawing isang executive order o pirmahan na ni Pangulong Duterte para maging isang batas. Kung tuluyang mapipirma ni Pangulong Duterte, ang Bayanihan 3 Bill ito ay magiging batas na at pwede nang ipamigay ang ayuda sa mga Pilipino. Sa ilalim nito, mabibigyan ang bawat Pilipino ng 2,000 pesos sa dalawang tranche. First tranche 1,000 pesos at second tranche ay 1,000 pesos. Nakalagay din at taksaad din sa Bayanihan 3 Bill na mabibigyan ng 10,000 ang bawat pamilyang Pilipino na nakahanay sa pinakamahihirap na mga pamilyang Pilipino dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng Bayanihan 3 Bill, walang pipiliin na mga Pilipino. Ano man ang antas mo sa buhay ay bibigyan ka ng ayudang ito. Magandang balita ito para sa ating mga SSS Senior Citizen Pensioners dahil hindi sila napasama sa mga nakaraang SAP 1 at SAP 2. At dito sa Bayanihan 3 Bill, sigurado na mapapasama sila dahil hindi pipiliin dito kung may natatanggap ka man na pension o wala. Ngayon po sa kasalukuyan, hinihintay pa po natin ang update galing sa national government kung anong klaseng ayuda ang ipamimigay nila sa mga Pilipino na maaapektuhan ng enhanced community quarantine o lockdown sa iba't ibang parte ng lugar dito sa Pilipinas, especially po dito po sa Metro Manila. Tapo, muli po i-update ko po kayo kung anong klaseng ayuda ang ipamimigay po sa atin ng ating national government at ng mga local government unit sa ating lugar. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga senior citizen, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga Pilipino. Keep safe everyone and God bless.